Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila maghihiganti. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno. Sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Ezekiel ay isang propeta noong ang mga tao ay ipinatapon sa Babylonia. Kasama siya sa mga ipinatapon o mga exiles. Noon ay pinabagsak na ang Jerusalem at ang templo. Wala na silang hari. Hindi na sila isang kaharian. At ang mga Hudyo ay nakakalat na sa iba't ibang mga lugar. Prophets are sent to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Kaya sa affliction ng mga tao, si Ezekiel ay nagsalita upang sila ay bigyan ng pag-asa. Itatayo uli sila ng Diyos. Silang nakakalat sa iba't ibang mga bansa ay titipunin uli ng Diyos at gagawin silang isang kaharian. Hindi tulad ng dati na sila'y nahati sa dalawang kaharian, ang kaharian ng Israel at ang kaharian ng Juda. Hindi na sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan at tatalikuran na nila ang kanilang pang-aapi sa kapwa. Kikilalanin na nila si Yahweh na kanilang Diyos. Ibabalik uli si David na maghahari sa kanila sa katarungan. Itatayo uli ang dambana ng Diyos sa piling nila. Magkakaroon uli sila ng pagtitipan sa Diyos. Ang Panginoon lamang ang magiging Diyos nila at sila'y magiging mga bayan niya. Gagawin ito uli ng banal na Diyos ng Israel. At gagawin silang banal ng Panginoon. Maganda itong gagawin ng Diyos sa kanyang bayan.
sa panahon na wala nang pag-asang nakikita ang mga tao kasi walang-wala na sila, God Himself will restore them. Kung subaybayan natin ang nangyari, ganito nga ang nangyari. Nakabalik nga ang mga naiwan sa Jerusalem at naitayo uli ang templo at ang lungsod. Naging bayan uli sila, pero hindi pa buo ang kaganapan. Hindi pa talaga sila nagkaisa. Hindi talaga sila naging banal. Hindi sila nagkaroon ng hari tulad ni David. Kaya nag-aantay pa sila ng kaganapan ng pangako ng Diyos. Dumating si Jesus. Gaganapin niya ang plano ng Diyos. Pinahayag niya ang pagdating na paghahari ng Diyos. Sinimula ni Jesus ang kaganapan at hanggang ngayon ito'y ipinapatuloy ng simbahan na palawakin ang paghahari ng Diyos. We are still on the process of building God's kingdom. Matatapos ito sa pagdating muli ni Jesus. As we await for its final fulfillment, let us work. Let us do what we hope for. Kumilos tayo ayon sa ating inaasahan at pinaniniwalaan. Naniniwala ako, Panginoon, na hanggang ngayon patuloy mo kaming pinapastol. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya patuloy akong mananalig sa iyo at susunod sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.